Madalas sa ating buhay ay ang ating mga kapatid ang kakampi natin sa ating mga problema. Ngunit paano kung malaman mo na inggit pala siya sa'yo at pilit kang sinisiraan sa ibang mga tao? Maibibigay mo pa ba ang tiwala mo sa kanya? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Nay, hindi na po ako papasok sa eskwelahan para po may pagpatuloy ni Erica ang kanyang pag-aaral. Malungkot na sabi ni Teresa sa kanyang ina. Walang ibang iniisip ang dalaga kundi ang kanyang kapatid. Handa niyang kalimutan ang kanyang sariling mga pangarap para lamang sa kanyang pamilya. Hindi na kasi niya kayang makita na nahihirapan si Aling Rosalinda tuwing nagkukulang sila sa kanilang pera. Palagi na lamang umiiyak ang kanyang ina dahil hindi na nito malaman kung hanggang kailan matatapos ang kanilang mga problema. Sigurado ka ba anak? Pero paano ka na? Ano naman ang balak mo sa sarili mong buhay? Tanong ng kanyang ina. Maghahanap po ako ng trabaho. Tutal, nakatapos na naman po ako sa high school, kaya pwede na po ako mabuhay ng maayos. Matutulungan ko na po kayo sa mga gastusin dito sa bahay. Naluluhang sagot ni Teresa. Simula sanggol pa lamang kasi ang kanyang kapatid ay iniwan na sila ng kanilang ama. Kung sino-sino na lamang ang mga babae nito. At isang araw ay sineryoso ang kanyang mga bisyo. Mahirap na nga sila, ngunit mas lalo pa silang naghirap simula nang mangyari ang bagay na ito. Palaging sabay pumapasok ang magkapatid sa eskwelahan, ngunit ipinagtataka talaga ni Erica kung bakit hindi pa nakabihis ang kanyang ate. Ate, baka mahuli na tayo sa klase. Bakit hindi ka pa nakabihis? Bilisan mo na ate, dahil kanina pa kitang hinihintay. Sabi ni Erica. Bunso, hindi na ako papasok dahil maghahanap na ako ng trabaho. Siguro ay ipagpapatuloy ko na lamang ang aking pag-aaral kapag nakatapos ka na. Alam mo naman na kailangan ni nanay ng tulong. Paliwanag ni Teresa. Simula noon ay hindi na pumasok si Teresa sa eskwelahan. Sa murang edad ay naganap siya ng kanyang pwedeng maging trabaho para lamang matulungan si Aling Rosalinda. Mahal na mahal niya ang kanyang kapatid at ayaw niyang maranasan nito ang pait na sinasapit nila sa kanilang buhay. Bilang ate ay handa siyang magsakripisyo para lamang matupad ni Erica ang mga pangarap nito. Lumipas sa mga buwan ay patuloy na nagtatrabaho si Teresa bilang isang factory worker sa isang malaking kumpanya. Ang lahat ng kanyang kinikitang pera ay agad niyang ibinibigay kay Aling Rosalinda. Anak, pasensya ka na. Kung kailangan mo pang gawin ang bagay na to, kung hindi lang sana tayo iniwan ng inyong ama, ay baka hindi ito nangyayari sa ating pamilya. Malungkot na sabi ng kanyang nanay. Wala pong problema. Sanay na naman po ako sa ganitong klase ng buhay. Ang isipin niyo na lang po ay si Erica. Mataas po ang kanyang mga pangarap, kaya kailangan po nating magsikap. Positibong sagot ni Teresa. Lumipas sa mga taon ay nakatungtong na sa kolehiyo ang kanyang nakababatang kapatid. Marami pang mga taon ang kailangan niyang pagtiisan dahil habang tumatagal ay pahirap ng pahirap ang kanilang nararanasan. Kahit pagsamahin nga ang sweldo nila ng kanyang nanay ay hindi na ito kumakasya sa mga bayarin ni Erica sa kanyang eskwelahan. Jenny, nakakahiya pero baka pwedeng makautang ako sa iyo. Lahat kasi ng sweldo ko ay napupunta sa pag-aaral ng aking kapatid, naiiyang sabi ni Teresa. Ay naku naman, problemado ka na naman sa pagpepera. Kung ako sa'yo, ay maghanap ka na ng ibang trabaho na mas malaki ang kita. Pero sige, pauutangan kita. Basta ipangako mo sa akin na sa susunod na buwan ay mababayaran mo na ako. Napapakamot na sabi ni Jenny. Oo, pangakong babayaran agad kita. Maraming salamat dahil naiintindihan mo ang sitwasyon ng aking buhay, nakangiting sagot ni Teresa. Pag-utang ang naging sandalan ng babae upang makaraos sila sa buhay. Hindi niya sinasabi sa kanyang nanay na ito ang kanyang nagiging paraan upang matigil ang kanilang kahirapan. Handa siyang mapahiya sa ibang mga tao basta't alam niya na maginhawa ang buhay ng kanyang kapatid. Kahit magkaroon siya ng maraming problema, ay baliwala sa kanya. Lumipas pa ang mga buwan ay nabaon siya sa utang. Marami ng tao ang naniningil sa kanya, ngunit wala pa siyang kakayanan na mabayaran ng mga ito. Pasensya na talaga pero
Baka pwedeng bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Hindi ko na talaga malaman kung saan pa ako kukuha para mabayaran kayo. Malungkot na sabi ni Erica. Galit na galit sa kanya ang ibang mga tao nang dahil sa kanyang mga pangako na palagi na lamang napapako. Ang sabi mo sa akin ay babayaran mo agad ako. Pero ilang buwan na ang lumipas. Kailangan ko rin naman ng pera dahil mayroon din naman akong sariling pamilya. Galit na sagot ni Jenny. Nang dahil doon ay nag-isip ng paraan si Teresa upang lumaki ang kanyang kita. Ilang beses na kasi siyang nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa at hinihintay na lamang niya na may tumanggap sa kanya. Pasensya na talaga, Jenny. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kahit anong gawin ko ay wala pa talaga akong maibabayad sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil pangakong babayaran naman kita. Nahiyang sabi ni Teresa. Lumipas ang isang buwan ay natanggap sa trabaho sa ibang bansa si Teresa. Nakahinga siya ng maluwag dahil alam niya na mababayaran na niya ang kanyang mga utang at higit sa lahat ay matatapos na ang problema nila sa pera. Lumipas ang 3 buwan na pagtatrabaho ni Teresa sa ibang bansa ay nabayaran na niya ang lahat ng kanyang mga utang. Wala nang problema ang kanyang kapatid na si Erica dahil binabayaran na niya ang lahat ng bayarin nito sa eskwelahan. Isang araw ay tinawagan niya si Aling Rosalinda upang kumustahin kung ano na ba ang balita sa kanila. Nay, kumusta na po kayo ng aking kapatid? Hindi naman po ba kayo nagugutom o kaya naman ay nagkukulang sa mga panggastos sa bahay? Tanong ni Teresa. Hindi kami nagugutom, anak. Sobrang laking tulong talaga sa amin ng mga ipinapadala mong pera. Maraming salamat talaga sa pagsasakripisyo mo, anak. Sagot ni Aling Rosalinda. Nang dahil doon ay hindi nararamdaman ni Teresa ang pagod at hirap ng pagtatrabaho niya sa ibang bansa. Alam niya kasi na may napupuntahan ang kanyang kinikitang pera. Kahit matapang at malupit ang kanyang amo, ay handa siyang magtiis, alang-alang sa nag-aaral na kapatid. Ngunit isang araw ay isang hindi magandang balita ang nalaman ni Teresa. Noong tinawagan niya kasi ang kanyang ina, ay narinig niya ang malakas na pag-iyak ni Aling Rosalinda. Nay, may problema po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Teresa. Hindi masabi ng kanyang ina kung ano ba ang problema. Natatakot kasi ito na baka panghinaan ng loob si Teresa. Ngunit walang sikreto ang hindi nabubunyag. Napilitang manghingi ng tulong ni Aling Rosalinda at inamin na nito ang isang katotohanan na tumigil na sa pag-aaral si Erica. Nagkaroon ito ng nobyo at nabuntis ng maaga ang kanyang nakababatang kapatid. Anak, alam ko na titiis ka ng hirap dyan sa ibang bansa dahil gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan si Erica. Pero tumigil na siya dahil nabuntis siya ng kanyang nobyo. Patawarin mo kami, anak, pero kailangan talaga namin ng pera. Umiiyak na sabi ni Aling Rosalinda. Halos mapalhod si Teresa nang dahil sa kanyang nalaman. Nagalit ito kay Erica dahil sinayang lamang nito ang kanyang mga pinaghirapan. Nay, pwede po bang makausap ko si Erica? Tanong ni Teresa habang pinipigil nito ang kanyang galit. Agad ibinigay ni Aling Rosalinda ang telepono sa kanyang bunsong anak. Hello, ate. May sasabihin ka ba sa akin? Tanong ni Erica. Bakit ka naman nagpabuntis? Hirap na nga ako dito sa ibang bansa. Tapos ganyan pa ang isusukli mo sa akin. Nagparaya ako at kinalimutan ko ang sarili kong mga pangarap. Tapos yan pa ang mangyayari sa'yo. Galit na sagot ni Teresa. Ngunit imbis na humingi ng patawad ay nagalit pa si Erica sa kanyang kapatid. Baka daw si Teresa pa ang maging dahilan ng pagiging maselan ng kanyang pagbubuntis. Ate, gusto ko lang sanang itanong sa'yo kung sinabihan ba kita na gawin mo ang bagay na yan. Wala naman nag-utos sa'yo na pag-aralin mo ako, sabi ni Erica. Tumulo na lamang ang mga luha sa mga mata ni Teresa dahil ganito pa ang naging ganti sa kanya ng kanyang kapatid. Wala kang utang na loob. Ginagawa ko ang lahat ng ito para lamang sa'yo. Ano? Nagmamalaki ka na ba? Kaya mo na bang buhayin ang sarili mo? Hindi mo ko naiintindihan, Erica, dahil wala ka namang alam. Umiiyak na sagot ni Teresa. Napakayabang mo naman, ate. Porket nagtatrabaho ka sa ibang bansa
ay ganyan mo na ako pagsalitaan? Porket may pera ka na, ay kaya mo na akong tapak-tapakan? Sagot ni Erica. Nang dahil sa galit at inis ay itinigil na lamang ni Teresa ang pakikipag-usap sa telepono. Kailangan na kasi niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho dahil kung hindi ay muli siyang sasaktan ng kanyang mga amo. Ang hindi kasi alam ng kanyang pamilya ay nakakaranas siya ng pananakit. Hindi rin ito nakakain ng tama sa oras dahil parang isang alipin ang turing sa kanya doon. Isang araw nga ay nasampal siya ng kanyang amo at inginudngod ang kanyang mukha sa inidoro matapos siyang mahuli na kausap ang kanyang pamilya sa oras ng trabaho. Walang nagawa si Teresa kundi ang magtiis na lamang. Wala naman siyang ibang pagpipilian dahil tanging ang kanyang sarili lamang ang kakampi niya doon. Patuloy na nagpapadala ng pera si Teresa sa kanyang pamilya lalo na't kailangan ni Erica ng tulong pinansyal para sa kanyang panganganak. Isang araw ay hindi na nakatiis si Teresa at nilayasan na nito ang kanyang amo. Paano naman kasi ay sinuntok siya sa mukha ng lalaki na nagdahilan ng pagdurugo ng kanyang mukha? Takot na takot talaga si Teresa na baka kung saan pa humantong ang ganitong mga pangyayari. Natatakot siya sa kanyang pansariling kaligtasan na baka isang araw ay matagpuan na lamang siya na wala ng buhay. Ilang araw na tumira si Teresa sa kalsada, ngunit kahit na ganun ay ang kanyang pamilya pa rin ang nasa isip niya. Wala siyang ibang mapasukan trabaho nang bigla siyang mapadaan sa isang bar. Sinubukan niya magtrabaho doon dahil kailangan niya talagang kumita ng pera. "Uy, Pilipina ka ba?" tanong ng isang babae na mayroong makapal na kolorete sa muka. "Oo, tama ka. Gusto ko sana magtrabaho dito." Sagot ni Teresa. "Nako, tama ang desisyon mo sa buhay. Malaki ang kitaan dito. Dahil sa loob lamang ng isang linggo, ay kaya mo nang kitain ang kinikita mo sa loob ng isang buwan sa dati mong trabaho." Nakangiting sabi ng babae na kapwa niya Pilipina. Simula noon ay ang pagbebenta ng katawan sa mga kalalakihan ang naging hanap buhay ni Teresa para patuloy niyang masuportahan ang kanyang pamilya. Tinitiis niya ang baho at kawalan ng galang sa kanyang sarili, makapagpadala lamang ng pera. "Wala akong dapat na pagsisihan dahil pinili ko ang ganitong klase ng buhay. Kasalanan ang bagay na ito, pero kailangan ko talagang magsakripisyo." Umiiyak na sabi ni Teresa sa kanyang sarili. Kung sino-sinong lalaki na lamang ang kanyang nakakasama. Noong nakaraang isang buwan na hindi siya nakapagpadala ng pera ay kung ano-anong sumbat na agad ang natanggap niya mula kay Erica. Kesyo daw masarap na ang buhay nito sa ibang bansa ay para bang kinakalimutan na sila ng kanilang ina. "Ate naman, malapit na akong manganak at kailangan din ng gamot ni nanay. Gusto mo bang mapahamak kami nang dahil sa'yo?" sabi ni Erica sa telepono. "Bakit hindi ikaw ang gumawa ng paraan? Di ba mayroon kang nobyo? Bakit hindi siya ang hingan mo ng tulong? Responsibilidad niya na buhayin kayong mag-ina." Galit na sagot ni Teresa. Sa mga oras kasi na ito ay nag-iipon na lamang ng pera si Teresa upang makauwi sa sariling bansa. Hindi na niya masikmura ang kanyang trabaho dahil kahit binabastos siya ay kailangan niyang ipakita na siya ay masaya. Nalaman ni Erica at Aling Rosalinda na sa susunod na linggo ay uuwi na si Teresa. "Nay, pag-uwi ni ate ay magyayabang lang yan. Porket nakapagtrabaho sa ibang bansa ay akala mo kung sino na." Sabi ni Erica sa kanyang ina. "Naku anak, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Walang ginawa ang ate mo kundi ang suportahan ka. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito." Pangaral ni Aling Rosalinda. Isang linggo ang lumipas ay gulat na gulat sila nang makita nila si Teresa. May mga pasa ito sa muka at ang suot na damit ay sobrang luwag nang dahil sa matinding pagkapayat. Napaiyak na lamang si Aling Rosalinda habang tinatanong nito kung ano ang nangyari sa kanyang anak. "Anak, ano ang nangyari sa'yo? Bakit hindi mo naman sinasabi na nahihirapan ka na?" Umiiyak na tanong ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Teresa kung ano ang kanyang mga napagdaanan. Halos mapaluhod na lamang si Erica matapos nitong malaman ang isang masakit na katotohanan. Ang akala niya kasi ay halos maligo na sa pera ang kanyang ate, ngunit halos sirain na pala nito ang kanyang sariling buhay
para lamang sa kanila. May pera mang naiuwi si Teresa, ngunit hindi ito malaking halaga. Erica, kailangan mo ang pera na to dahil manganganak ka na. Pwede pa naman ako magtrabaho dito sa Pilipinas dahil kailangan mong maipagpatuloy sa mga susunod na taon ang iyong pag-aaral. Seryosong sabi ni Teresa. Ngunit walang naisagot si Erica kundi ang malakas na pag-iyak. Nagsisisi ito sapagkat hanggang ngayon ay siya pa rin ang iniisip ng kanyang kapatid. Sobra niya itong nasaktan, ngunit kahit na ganun ay ramdam na ramdam niya ang isang pagmamahal. Patawarin mo ko ate, hindi ako naging mabuting kapatid. Hayaan mo, magtatapos ako sa aking pag-aaral at ako naman ang babawi sa mga paghihirap mo. Umiiyak na sagot ni Erica. 2 taon pa ang lumipas ay ipinagpatuloy na ng babae ang kanyang pag-aaral at ilang panahon pa ang nagdaan ay nakatapos na ito at nagkaroon ng magandang trabaho. Sa ngayon ay siya naman ang nagpapaaral sa kanyang ate Teresa. Ramdam niya ang hirap at nalaman niya na ganito pala ang nararanasan ng kanyang ate. Hanggang sa lumipas pa ang maraming taon ay nakatapos na rin si Teresa sa kanyang pag-aaral. 2 na silang nagtatrabaho kaya nakaluwag-luwag na sila sa kanilang buhay. Iniwan man si Erica ng ama ng bata, ngunit patuloy namang nasa kanyang tabi ang kanyang anak, kapatid at ina. Nalaman niya sa kanyang sarili na kaya kang iwanan ng ibang mga tao, ngunit hindi ka magagawang pabayaan ng sarili mong pamilya. Ate, patawarin mo ako. Ngayon ay ipinapangako ko sa'yo na hinding-hindi kita iiwan. Maraming salamat sa lahat ate, sabi ni Erica. Niyakap ni Teresa ang kanyang bunsong kapatid. Masayang masaya naman si Aling Rosalinda na makitang nagkakasundo ang kanyang mga anak. Hindi sa lahat ng oras na makita mong masaya ang isang tao ay totoo itong masaya. Maaaring may dinadala itong matinding problema, ngunit pinipilit na maging malakas dahil may kailangang suportahang pamilya. Ang mahalaga ay nagmamahalan kayo. Ibinibigay ang tiwala sa isa't isa at higit sa lahat ay ibinibigay ang pangunawa. Magtulungan sa oras ng mga problema dahil sila rin naman palagi ang iyong makakasama. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.